call. Oh Holy Dove of God, send me. Hymn number 270-270. Sa SA hymn na. English edition. 270. Ay ating pong mababasa sa screen. Nawa po ang bawat sa atin ay
ay magiging magalak ngayong umaga nito ng araw ng pagkakaroon. Magandang umaga. Into the heart of God, number 321, 321.
sa kami po ay kumpirin yung mga nagsigit. Gabayan sa aming mga kinip. Ipigay ang pagpapala ng mga kailangan namin sa pangalan ng Diyos. Halata po ang ating pagkukulay-ulayan sa bagay ito ay matatagpuan sa Aklat ng Daniel, Kabanata 12 at Unang Talata. At sa panahon yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa isumbundi ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari katanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yaon. At sa panahon yaon ay malinisan ang iyong bayan bawat isa na matutungkungan na nakasulat sa aklat. Tayo po ay magkalat ng mundo para sa panahon. Thank you.
Umaga, kapit-kapat, mga kapatid. Ang sabi ko, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon kapagka tayo po ay nilitinig po niya sa lugar na ito upang may tatungunin namin ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa kabila po sa ating mga narapan sa linggo, ito po panahon para muli po tayo ma-refresh sa ating spiritual na buhay. Ayaw po po naging pakipaglaban nyo itong panlinggo na ito. Alam namin ang kaaway, para po tayo ay hinagin at sumayo sa ating Panginoon at kapapatid niya mga kapatid ko. Natunay na itong panahon natin ay buong panahula. Kaya po ay very busy. Nagamit ang lahat para hindi ng bawang sa atin. Pero ngayon na tayo sa tagumpay at ngayon muli ma-refresh sa mga bagay na nagagaling sa kanilang upang tumagal at itong sarili doon kung natin ay handa at ang sarili sa pakipaglaban sa kasalanan. Ang ating kitap mga kapatid ay matatagpuan sa Daniel chapter 12, pero bago po tayo magtuloy, ay ito pong ibitahan ang bawat sa aming muko para sa panalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, narito po ang inyong mga anak at ang inyong lingkod. Umili po ng patnubay ng banal na Espiritu na siya po ang magsalita sa bawat isa sa amin. Tulungan kami na ang aming makapakinggan at makikita ay magsilbi ang kalakas at gabay namin upang may handa po namin ang aming sarili para sa inyo at inyong kalawang pagkakalit. Kumasa kami kayo noon na kayo pong magpapalita sa inyong lingkod at bibigyan kami ng pakinig na naunawaan ng bagay ng aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Daniel chapter 12 verse 1, sino mong sabi? At the time I know the great grace to protect your people will rise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of the nation until then. But at the time the people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Ito ang mga kailangan patungkol po sa tinatawag na mangyayari sa huling panahon. Kaya po ang ating pag-usapan po ngayon ay may pinamagatang ang magbabantang bagyo. Nakikita niyo po ba? Talagang po nakikita natin, ano? Talagang po naman po mas nalita ang inyong mata ay sa akin. Talagang nakikita niyo po, ang pamagat po ng mga kapatid ay nagbabantang bagyo. Pinamagatan po nagbabantang bagyo sapagkat tayo po ngayon sa Pilipinas ay nakakaranas ng iba't-ibang bagyo. Okay? At yan, papansin natin sa ulan. Papansin natin na sa iba't-ibang sa ibabahagi ng Pilipinas natin bumabahan na darating mga ulan o sa mga bagyo na dumarating sa atin. Kailan lang nakita natin yung mga landslide, especially sa St. Bernard, sa Lahat, Palawan, Bumaha. Sa Mindanao, bumabahan na rin. Mabuti tayo sa Metro Manila yung pag-aano. Pero ako ay niniwala mga kapatid na kung ano'y nangyari sa mundo, ay pwede rin mangyari ulit sa ating mga panahon. Ngayon, ang mga super typhoon o yung Unicator Cycle ay kalimitan na mumuko sa gabing timog ng Atlantico sa silangang Pacifico. Sa may kalibiyan po, malapit sa Gulf Mexico. At unti-unti silang lumalakas hanggang sa mga 100 km hanggang 200 km ang daan ng kanilang bilik. Malakas na hangin at ulan ang dalang ito na lubang pinipala sa mga pusay, mga bahay at mga panalim. Ang mga super typhoon tulad po na nangyari sa Amerika, yung Katrina ay umatay ng maraming tao, kumitsala ng $125 billion na ari-arian. Sa Pilipinas, mayroon tayong Juan, meron tayong Milenio, meron tayong
Gabi sa mga bagyo at marami pang iba. Ang iba po, hindi ko lang ang pangalan. Kasi pagkakapit ng aking mama, hindi ka pa pinapanganak sa iba yun na. Kaya hindi ko lang kung ano iba mga pangalan ng bagyo. Yan lang ang kapatid ng mga bagyo na dumalang sa atin. At may pinsala kung lupa sa mga aming amian. Kung hindi natin kaya-aya ng tao, kundi mismo sa buhay ng tao. Alam naman natin mga kapatid ko ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Ito, ito po ang isa sa mga halimbawa ng nangyayari sa kalibutan sa ating mga panahon ngayon. Ang bagyong si Frank ay pinsala ng malaking nakabisayaan at mapagpanig ng Pilipinas. Kung makikita niyo mga kapatid, alam ko na panahon niya sa 24 oras, ito ang nangyayon si kung pagkakasin kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas kung kumakasin ng bagyong Frank. Makikita natin mga kapatid ko ang pinsala na dinala ng bagyo. Sa Pilipinas, maraming hari-harian ang natira. Maraming buhay ang nawala. Marami ang naghirap. Marami ang nawala ng tahanan. Marami ang napunta sa mga evacuation center. At malaki ang inasot ng ating gobyerno po, rehabilitation at restoration po ng anumang bagay na natira ng panahon po. Si Indoy na nagdala ng grupo sa Maynila at sa kalabang probinsya at hindi makapalimala ang bawat isa pwede rin yung ato natin sa telebisyon. Walang hindi nalang ang baha. Mayaman ka man, mahirap o magagawa ka man, tapis ka man sa normal ng iyong tap sa kumay wala sa pinalampas ang baha na to. Lahat ng kamatang nagdayon na lang ang mahirap tapos maging dalamhatid dahil sa mga mahal sa buhay na bitima at mga pag-aari na nanawaga at nakalagda. Tunay mga kapatid na ang lahat ng nangungutan ay walang nabulman. Sabi ng banta na si Solomon, ang mahalaga ay matuto, matakot sa Diyos at hindi ang kanyang mga utos. Alam ko mga kapatid na si isa na biktima niya yata ng Tundoy, hindi man ganun kapindi, pero ito po ay pinahari. First time mga kapatid, mga po ay nasa pasay, na ang pasay po ay patuloy ng tubig sa loob ng kanyang church. First time po maranasan yung sabi ko, mataas na nga po ni Henry ng church na ito, bakit tinagod pa? Yun pa rin ako ng Joy. Kami po ay nag-transit sa ayos ng kanya, hindi po kami makapasok ng Metro Manila at natulog kami dito sa may Parañaque, hindi kami makapasok ng pasay sapagkat napakalaki ng tubig. Maraming nangyari ang sinasak. Sa malagay mga kapatid, maraming namatay. Buti ang aming lugar po ang mataas. Kung abutan ang lugar namin, hindi sabihin ko kung lang ang buong malagoy. Yan po ang mga nangyari sa ating mga panahon ngayon. Sa kaawaan ng Diyos ay inapahintulog niya ang ganito mga nangyayari upang ang tao ay makaalala sa Diyos at sa kanilang mga ang katungkulan at kapanagutan at maalala na ang malapit na ang katapusan. Dapat malaman ang tao na ang ating mga isalangin na kasalanan ay sigurado kami na aminin at may pag-uulong na dating sa lahat. Ang mga nangyayari sa ating mga kapatid ko, ito ay paalala ng Diyos na malapit na po ang umakas. Sabi ko Daniel, there will be a time of distress such as that happened from the beginning of the nation. May mga darating mga kapatid ko ng mga kapahamakanan parang hindi pa nangyari sa ating mga panahon ngayon at ito'y beauty na nangyayari upang ipakita na ang bawat sa atin ay may responsibilidad at kapanagutan sa ating Panginoon. Na ang laway ng ating gagawin ay ating aalihin at may pagbubukod na darating sa lahat. Ang bagyo sa Myanmar na May 2008 ay isa sa pinakamalaking sa buong katimpayan ng kanilang bansa. Mahigit na 150,000 ang namatay at 2-3 milyong mga nawala ng tahanan. Ang halaga ng pinsala ay 10 billion dollars. At hindi mga kapatid ang pinsala ng bagyo sa Myanmar. Mga kanulong-lulong sa kagulibaan, bihirang kaala na nalatid na katayo, ang mga pinang ng biktima ang halagal ng pinsala ay dihalo ng mamirin. Ang iba't ibang bansa ay padala ng tulong, subalit lagi ang pinsala ay hindi pahayag ng panulat o langit.
Ang Pilipinas, mga kapatid, alam ko tayo nagpadala ng tulong. Ang Israel nagpadala ng tulong. Ang United States of America ay nagpadala ng tulong upang maiskan ang kalangatan ng mga tao. Subalit, ang nangyari sa karanasan ng mga tao ito, yung lagim at ang pinsala kailan ng mga kapatid ay di may pahiyag ng panula o langit. Beyond description. Subalit, may isang nagbabantang bagyo na higit pa sa nito ang lupit at bangin. Mga kapatid, ang nakita namin sa nila ay mga bagyo na pinipinsala sa ating mga tating bansa. Pumipinsala sa bayan sa bagbang na bayan. Pero sa ating pag-aaral ngayon, may isang bang bagyo na nagbabanta ng limit pa sa nito na mas mabangis at mas malupit kaysa sa mga bagyo na daan sa ating buhay. Ito ay namumo sa di kaliwan. At hindi magtatagal, ito mga kapatid ay darating sa bawat naninirahan sa lupa. Ang dalang bagyo ay hindi natin kaya ito mga kapatid ng bagyo ito. Ano po ang sabi ni Mrs. White tungkol po ito? Ito po ang sinasabi mga kapatid. Sa testimony po yung may 315, isang bagyo ang dumating, walang awa sa kanyang bangin, handa na ba tayo sa pagsalubong ito? Nakita natin mga kapatid kanina ang mga bagyo dumating, marami ang tao na naging sindihan na. Ngayon ay mas mabangis, mas marapit na bagyo ang dating sa buhay ng Kristiyano. Ang talaga sa atin mga kapatid, sapagkat ang bagyo ito ay dumarating sa walang awa sa kanya na kapatid ang bangis, handa na ba tayo na salubungin ang bagyo ito? Ito po mga kapatid po ang ganun sa atin. Handa na ba tayo na salubungin ang bagyo na ito? Testimony Volume 5, 15-28. Isang bagyo ang bumabangon na pipigain at susubukin ang patibayan ng ating kalagayang kinuwan sa kahuli-hulihan. Ang bagyo na dating mga kapatid ko ay para subukan o subukin ang patibayan ng ating spiritual na buhay sa huling panahon. Handa na po ba tayo? Handa na mga kapatid ang ating mga spiritual na buhay upang malubuin ang matinding bagyo na ito na susubok sa kalagay ng sinawa ng kanyang mga anak sa libutan. Handa na po ba tayo mga kapatid? May darating na bagyo sa buhay ng Kristiyano. Kaya iwanin mo magtayo sa buhangin, hanapin mo ang batong buhay, laliman mo ang panglukan, siguraduhin ang iyong patubunan. Ang harap sa ating mga kapatid, tayo'y magtayo doon sa batong buhay na kita natin sa kapaligtas. Laliman natin ang pundasyon. Tayo'y magtayo na ang pundasyon ay bato at hindi ang buhangin. Ito rin po mga kapatid ko ang paalala ng ating Panginoon. Ang tao matalino ay nagtatayo sa buhay na bato. Mahilap, matarik, matigas buhayin. Subalit pagdating ng bagyo, itinayo, ang itinayo ay matatag at matibay. Ang tao kasi ay nagtayo ng bahay sa buhanginan. Walang kahihirapan, maliwanag, madali itayo. Pero pagdating ng bagyo at baha, ang kanyang itinayo ay tiyak na mawasa. Ganyan ang ating kabuhayan Kristiyano. Kung wala ka pupunyari, kung wala ka pagdiin, pagdating Kristiyo sa pagsunod sa ating Panginoon ay walang kabulan. Ganyan ang tayo mga kapatid sa atin. Ang ating buhay, at ang pundasyon tayo mga kapatid ko ng ating struktura ng buhay, ito ba'y nagtatayo sa pundasyon sa gawa ng buhayin o ito ba nagtatayo sa gawa ng buhay na walang nagpangating na kapagkita? Kung walang pagdiin, walang pagpupunyari sa buhay Kristiyano sa mga pagdumot na wala ang pagsunod sa Diyos, walang mabuhuran mga kapatid, ang lahat ng dalaman natin para sa ating Panginoon. Kamusta po ang ating spiritual na buhay? Nasaan tayo ang nakatayo mga kapatid ko? Handa na ba tayo sa lupuin ng bagyo ito? Alalahanin natin kung ang pundasyon tayo nakatayo.
tayo po ay maging matatag at kakayanin ang bagyo sa buhay na Kristiyano. Ano ang bahay na ating itinatayo? Ito ang ating kabuhayan, ito ang ating pagkatao, ang ating ugali, ang ating likas na inuhubog sa ating sariling buhay. Ano ulit ng tao tayo pagkalakan na ilang panahon kasama natin si Kristo? Nakabuo ba tayo ng pagkatao na may likas ni Kristo o natin tayo walang pagundan sa ating pag-ugali? Ang ibig tayo pag-ihin ito mga kapatid ay hindi natin ito pinagsigapan. Pinababayaan natin ang ating pag-ugali na magpatuloy at himapon. Nasaan tayo mga kapatid? Ano ang usulat tayo sa ating pananatili sa ating Panginoon ni Kristo sa mahaba panahon? Ito ba ay nagduman ng magandang sundayan sa atin upang maghanda tayo sa paghanap ng mga bagyo ng buhay? Bagyo ng pagsubok, bagyo ng pagsubok at kasalanan? Magtayo ka, sabi sa atin mga kapatid. Magtayo ka para sa walang hanggan. Magtayo ka na may pagluha at may matintim na pananalangin. Ito ang kinakailangan natin gawin mga kapatid. Magtayo tayo para sa walang hanggan. Magtayo tayo mga kapatid sapagkat ang iniisip natin ay langit na bayan. Ihanda natin ang ating sarili sa pagpapalitos ng ating Panginoon sa kabila ng kaguluhan na meron sa kalimutan. Ito. Pagdating ng pagsubok, wala tayong lakas para makatayong masibay. Pagdating ng bagyo, kung sumukin ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, ang lahat po ay babagsak kung ang ating pundasyon ay wala sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang larawan ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa mga huling araw. Ito ang ating kapanahunan. Ito ang pagsasara ng pintuan ng awa at kaligtasan. Ito mga kapatid ko ay pinakita sa atin ang Panginoon ngayon upang malaman natin kung nasaan na tayo at malaman natin ang nangyari sa pagpalito ng ating Panginoon. Bago magsara ang pintuan ng awa mga kapatid ko, ay ito ang kailangan mangyari sa ating buhay at pananampalataya. Pagkatapos ng pagsasara ng pintuan ng awa, ay ito naman ang mga kabagabagang mangyayari sa libutan at sa bayan ng Diyos. Nais ng Diyos na bago ang mga ito mangyari, tayo ay handa na upang tayo ay makatayo sa araw na yan. Nalalaman naman natin ang mga ko na sa ating pag-iha. Dating po ang panahon ng sasalat at sa marami po ang pintuan ng araw. Paano po natin ito harapin? At ang nais ng Diyos bago mangyari ito, ay naihanda ang kanyang mga anak upang walang mawawala at ang lahat ay maliligtas. Handa na po ba tayo mga kapatid? Ito po ang panawagan natin. Ako po ay naniwala na hindi na tayo dapat magtumpi-tumpi sapagkat tayo po ay natahulog pa na muna. Kung ano po nakikita natin ngayon mga kapatid, ito yung mga pagsandaan ng ating Panginoon ay malapit na dumating. Anong tahanan ang ating inihanda sa ating sarili, mga kapatid ko? Ito ba ay natatayo sa buhangin? E natatayo sa batong buhay na walang iba ang ating Panginoon Hesus Kristo? Kung ito'y natatayo sa batong buhay, ano naman po ang kalagayan natin at karagdagan bilang tahanan na tayo sa batong buhay? Tayo po ba ay naging kalakip ang karakter ng ating pagpagbintang sa kanilang ito? O patuloy na nabubuhay na malayo sa ating Panginoon? Dalhin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya sa ulap ng ating Panginoon ay bumasok sa kabanal-banala ang dako sa santuario ng mula ng 844 upang takusin ang kahuli-huliang bahagi ng kanyang gawain para sa ating lahat. Ang hinutang pagpapakabanal ng kanyang bayan upang ihanda sila sa kanyang pagdating at sa pagharap sa huling mga pagsubok na darating sa kanyang pagdating ito. Kapalit tayo mga kapatid, mayroon tayong Diyos na nagpapagay. Nasasangkwari ang pamamagitan sa mga tao na nais sa ngayon si Kristo bilang kanilang personal na pagpapagbinta. Tayo ang kaibigan ng Kristiyano, dapat araw-araw ay tinatanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang ating personal na pagpapagbinta. Araw-araw ay kasi ang kumbrasyon ng ating buhay. Ang gawa ito ay papatuloy hanggang sa ating kapalabunan mga kapatid.
sapagkat ayaw niyang may wala kahit isa sa kanyang mga anak. At matatakot sa pagsasara ng pitong awa o pito ng kaligtasan. Hindi natin alam kung kailan ito. Matatakot at mahugas kung sino ang karapat-dapat sa langit at sa buhay na walang hanggan. Matapos ito ay papahayag niya na ganap na at nilitan na niya ang gawain sa isang buwain. Tumabago natin ang mga tulad ng mga kapatid at sinas ni Mrs. Dwight. Ito po ang sabi ng Great Controversy 614. Kapag nilitan ni Kristo ang santuwano sa tinitan ng babalo sa mga sinanahan sa lupa, sa kakilagilapot sa panahon niyaon, ang mga matuwid ay magbuhay sa paningin ng daral. Pag nilitan na ng ating Panginoon ang santuwano ng mga kapatid sa pagtatakot sa kanyang gawain doon, kahit hindi man ang babalo sa mga nananahan sa sanglibutan, sa kakilapilapot sa panuyaon, ito maganda, ang matuwid ay mabubuhay. Ang matuwid sa mga kapatid ko ay mabubuhay. May pag-aasa sa kabila ng kakilapilapot sa panahon dati ngayon, ang lahat ng kay Kristo ay mabubuhay. Tuloy po natin na sa Diyos na walang hanggang sa papagitan ang pumipigil sa mga sama alansin at Satanas ang mga pangasiwa sa mga mapahamak na tapos na ang pagdidiin ng ating Panginoon. Sa Beto na naman si Kalikuti, kung magkagayon ay bubunin sa Satanas ang mga nananahan sa lupa sa isang malupa at pagwakas na kamagabagan. Tuloy po tayo. Kapag nakawalan na ang mga anghel, ating pagpigil sa buso, kapuso, pagdami ng tao, ang lahat ng elemento ng kagaguhan ay makakawalan. Ang buong kalibutan ay nasasangkot sa pagkaliba ng masakinakinago pa at sa nangyari sa Jerusalem. Mga kapatid, ito po ang nangyayari. Huling pa lang sa buhay ng Krishna. Handa na po ba tayo sa bagyong darating, mga kapatid? Naitatayo po ba natin ang ating buhay sa pundasyon na wala na ba ang ating kalipagrita kung hindi pagawin natin ito, mga kapatid? Tayo po ay huling pa lang. Tayo po ay pinakalahan ng Diyos na handa na po natin ang ating kapatid. Dito po ang nangyari noon sa Jerusalem. Kung ito po ay pinabagsak ang imperyo ng Roma. Sabi sa mga nakasulatan, may walang mga bato, nakabato sa kapwa bato. Nasira po ang siyudad ng Jerusalem ng panahon ngayon. Masigit ba yan mga kapatid ko ang nangyayari sa mga panahon na nakatayon. Ang pagsalangsang ay halos umaabot na kasagulan. Nangyayari sa mga kapatid. Sa nakikita ko, sa mga balita na nakikita natin, sa mga car natin, hindi lang sasakyan ang kinukuha ng pintahan o nagbibigtima. Matindi ang kaguluhan. Ang pagsalangsang ay halos umaabot na kasagulan. Kaguluhan at pupuno sa sanlibutan at isang karubahagi na po ang dating sa lahat ng tao. Dumarating ang panahon na magkakaroon ng dalamhati sa kalibutan na wala ng taong makakalimot pa. Ang pangyayari sa AD, na lumang ang muslimos, na halos na iba ang kalibarita, at ang nakaraang lindol sa China, na kumitin ng libon-libong tao, at gayon din ang nakaraang tsunami na pumatay ng mahigit 226,000 katao, ay nagpapaalala sa atin na ang sinasabi ng propeta ay pawang katotohanan. Ang mga ito ay babala pala ng mga kapatid ko ng mga kapagabagang dati sa sanglibutan. Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo, mga kapatid? Ito lang ay pagkakalarawan sa atin kung pakipakita ng ating Panginoon kung paano natin iahanda ang ating sarili. Masigit ba dyan, mga kapatid? Ang darating na bagyo sa buhay ng isang Kristiyano.
pati yung mga gumagawa ng mga pelikula ay nakaharapdam din ng ating mundo ay hindi na magtatagal. At ipinapakita ito sa mga bagong teknolohiya kung paano ito mangyayari sa wakas. Alam niyo naman kung anong video yan. Pero makikita natin mga kapatid, no? Pati ito mga gumagawa ng fear, they have an idea kung ano po ang mangyayari sa mga ipalaw. And I believe that is true. Totoo yan mga kapatid. Yan po ang mangyayari. At nagnalungha ko dyan. Sabi niyo sa kanilang katulaan na ang bundok ay ano po, malinipas sa kanila. Ang mga isla ay nawawala. Ito lang ay isang paglalaw mga kapatid ang mangyayari sa uling panahon ng daling bubatan. Ganito ang bagay ng kasulatan. Ganito siya sa 21. At magkakaroon ang panahon ng kapagabaga na hindi nangyari kailan man hanggang sa panahon noon. Subalit hindi tayo tapos matakot mga kapatid. Ang kasulatan ay may mabuting balita sa mga tapat na mga anak ng Diyos. Ito po ang sabi ng propeta. Sa panahon niyo ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa ay nakasulat sa aklat ng buhay. May karanas mga kapatid, tayo ay maliligtas sa panahon ng kapulungan ito. Tayo po ay maliligtas sa bagyong bari. At ito po ay kung nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At sa panahon niya, sabi ni Daniel, ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na nakasulat sa aklat ng buhay. Sa Jeremiah chapter 5:7, 5:7, ay sapagkat ang araw na iyon ay dakila at nanupat walang gaya na iyon, siya ang panahon sa magabagalang lang ako, ngunit sila ay maliligtas doon. Subalit, paano tayo makatitiyak mga kapatid na tayo ay ligtas sa panahon gaya nito? Ano ang paghahanda na dapat natin gawin at may siguro? Ano paghahanda mga kapatid ko ang ating gagawin? The Great University of Sunday 22, ang panahon ng kabagabagan na di ba nangyayari kailanman ay malapit ng mabuksan sa atin. At mga kailangan tayo ng karasal na hindi pa natin naangkin at marami ang lubang sinatamad na magkaroon dito. Mga kapatid, ang karanasan na kinakailangan natin sa panahon na matinding pagsusunay at kamagabagan, marami na lang sa pagbabaan ng Diyos ang ayaw magkaroon nito. Subalit siya ang kailangan, mga kapatid, upang tayo po ay makatayo sa panahon ng kamagabagan nito. Yung nagpapaliban sa paghanda para sa alam Diyos ay hindi makakaangkin ito. O sa panahon ng kabagabagan o pagkatapos naman, ang kalagayan ngayon ay wala na baga. Silang nagpapaliwa ng paghahanda sa araw ng ating Diyos. Walang pag-asa sa kanila. Mga kapatid, ito ang panahon para ihanda natin ang ating sarili at kaluluwa para sa ating Diyos upang magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya hindi bukas, hindi next week, hindi next year, hindi next month. Ngayon, mga kapatid, ang panahon upang ihanda natin ang ating sarili para sa ating Panginoon. And huwag po ang naging hadlang para hindi natin maihanda ang ating sarili sa araw ng ating Diyos. Ang sabi sa Apokalipsis, may mga anghel na sinisigil sa mga mapahamakan na darating sa lupa. Ito ang panahon ng banal na kasulatan. Revelation chapter 7, verses 1 to 3. At nakita ko ang apat-anghel na nakatayo sa apat-patulong ng lupa na tumitigil ang apat-hangin ng lupa. At nakita ko ang ibang anghel na taglayan ng tatlong Diyos na buhay. Na nasasabi, huwag ninyong ipahamak sa lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming makatakan ang kanilang mga loob, ang mga alipin ng ating Diyos. Mga kapatid, ang inamin na lang ng Panginoon para pakawalan ang mga pagsubok at paglindin na sa dapat sa kanilibutan. Sabi sa mga natuhay, ang inamin na lang ng mga kapatid ko ay ang matatakan at kanyang mga anak sapagkat kung sila ay matatakan. Ito po yung mga lugar na tayo makakatayo sa kanilunod at pambihirang bangin ng bagayong dati sa buhay ng isang Kristiyano. Inamin sa inyo mga kapatid ko na ang bawat isa
ay matatakan. Bakit sa noo itatatasa ang tanda ng ating Diyos ng mga kapatid? Batid natin na ang utak, ang control center ng ating katawan. Totoo po mga kapatid. Ang bahagi ng ating utak sa ating noo ay tinatawag ang frontal lobe. Ito ang sentro ng ating pagdesisyon. Ito ang sentro ng ating pagpili at pagpasya. At dito rin mga kapatid na bubuo ang ating likas at pag-ugali. Kung gayon, ang ating mga Diyos na likas na nabubuo sa atin, nabubuo natin ang tatatakan ng Diyos dito at gagawin permanente. At kung ang likas natin ay makasanlibutan at matumay sa utos ng Diyos, ay tatatakan din ito ng ating kaaway na walang ibang katakanan. Bakit sa mga ay tatatakan ng ating Panginoon? Sapagat yan mga kapatid ko na libero ang ating pag-iisip, ang ating pagkatao. Kung ito'y sa Panginoon, yan ay tatatakan ng Diyos. Kung ito'y sa sanlibutan, tatatakan ng kaaway, hanggang kailanman ang sinasabi, ang mabuti ay magpapabuti, ang masama ay magpapakasama. Dito ilalagay ang selyo o tatak ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ay matutukungan sa hukuman ng ating likas ay mga Diyos na naging likas natin ang naging ugali natin ng magtiwala sa Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos. Ano man ang mangyari at ang ating likas ay naging kawawi ng likas ni Kristo. Ganito po ang sabi. Early Rising 71, iyong nakatanggap ng tatak ng Diyos na buhay ay at maingatan sa panahon ng kabagabagan ay dapat na hayag sa kanila ng lubusan ang larawan ng ating Panginoon. Sila ang tatatakan mga kapatid ng Panginoong buhay ay dapat maingatan sa panahon ng kabagabagan na dapat ang mga hayag po sa lahat ng panahon ay ang karakter at ang larawan ng ating tagapaglitas. Ang dapat na matikita sa ating mga kapalito ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang dapat na matikita sa ating mga kapalito ay ang buhay ng ating Panginoon. Wala kahit isa sa atin ang tatanggap na tatak ng Diyos kapag ang ating mga likas ay may isang bahid o magsa. Ang lahat ng Panginoon mga kapalito ay buo natin ipapagtago ang ating sarili sa ating Panginoon. Buo. Walang mga reservation. Buo ibigay natin ang ating sarili sa ating Diyos. Tungkulin natin na ayusin ang mga mali o espektro sa ating mga likas at linisin ang espektro na kaluluwa sa lahat ng karunihan. Kaya dahil yung Panginoon mga kapalito na tayo patuloy na mananalangin sa banal ng Espiritu sa huli pa ng mga ito sapagkat siya ang tutulong sa atin upang ang ating buhay ng mga kapalito ay may mapagbanal. Kailan natin ito dapat gawin mga kapalito? Ngayon ang panahon ng paghahanap. Ang tatak ng Diyos ay hindi mailalagay sa noon ng lalaki o babae man na ang puso ay hindi malinis o dalisa. Ito ang panahon ng paghahanap. Ibigay natin ang ating puso sa Diyos. Kung may mga kasalanan, hindi po natin ito ng tawad. If you don't get our sin, it's made you and just forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sa dalawang panahon ng paghahanap, kung paano gawin natin na may kasalanan para tayo sa patawad ng Diyos, dito na ihanda ang ating mga puso na maging maliit para ihanda sa pagkakak ng ating Panginoon at hindi na kailanman pamumuhay sa ibang kasalanan na meron sa kanilutan ito. Hindi ito pwede inalay sa ito na ambisyoso at makasalimutan ng lalaki o babae. Hindi ito pwede inalay sa ito ng lalaki o babae na nagsisimulay ng dila o puso ng daraya. Lahat ng tatanggap na tatak ay dapat walang magkakaroon ng Diyos mga mga kandidato para sa lagi. Bilang tao mga kapatid ko, ang kamangyarihan natin lamang ay magagaling sa balik. Ang Panginoon lamang ang makamilat ang balik at pito ang makapagiginin ng aking buhay. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. Let us recognize mga kapatid.
sa atin at mamumuhay sa atin. Ibarat ba ang walang malaking kabagabaga, may nagagawin ang Diyos para sa kanyang mga anak sa sanlibutan. Sa atin na kasulatan ay hubog mula muna ng Diyos ang sinatawag na huling ulangan para sa kanyang mga anak. Ang unang ulangan ay panahon at pagsatanim. Ang huling ulangan ay panahon bago pating ang pag-aari. Ito ang magpapalinaw ng mga buti bago ito hali-alihin. Mga kapatid, kinakailangan natin mabigyan ng tao ng huling ulan. Ito ang magpapalinaw, mga kapatid, bago tayo alihin. Pagpalinaw ng ating Panginoon. Ganito po ang sabi ni Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel. At mangyayari na ibubuhos ko ang aking espiritu, ang maagang ulan at ang huling ulan. Sa Desire of Angel, ang magbuhos ng banal na espiritu ng panahon ng mga apostol ay ang unang ulan o maagang ulan. At ito ay maluwalhati ang naging bunga. Ano po naging bunga? Ang pagbuhos ng banal na espiritu ng mga ulan ng una ay ang unang ulan. At ito po natin ito sa banal na kasulatan. At sa kanilang mga pamayanihan gawa ay nagdadaan pagbalita sa maraming tao noon at ang lapang ay managalat nila ang Ibanghelyo sa buong imperyo ng Roma. Ano ang sabi ko? To celebrate 897, subalit ang huling ulan ay higit na magiging masagana. Ang pagdadala ng huling babala sa lupa ay mangyayari sa isang kahangahang paraan. Makikita na sa libutan ang kamay ng Diyos na gagawa sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Ang huling ulan ang magbibigay buhay at magpapalakas sa kanila sa papasok, sa pagpasok nila sa panahon ng kamagabaga. Ang huling ulan, mga kapatid, ang magbibigay buhay sa atin, ito po ang banal na Espiritu. Ito ang banal na Espiritu niya magpapalakas sa kanila upang tayo ay makatalo at maging malakas sa pagpasok ng panahon ng kamagabagan. Subalit dito ang sabi ng Espiritu ng hula at ang nagpapasigla o huling ulan o kapangyarihan ng Diyos ay dating na umuod sa mga naganda sa kanilang sarili sa paggawa ng gawain na paggawa sa kanila ng ating Panginoon. Walang nga kundi ang paglilinis sa kanilang sarili sa lahat ng karunian na laman ng Espiritu ng pinakasinasakdal ang kabatangan sa takot sa Diyos. Mga kapatid, ito palawan na kailangan sa pamamagitan pa tayo ng Espiritu tayo ng papakabanal. Hindi sa atin na kailangan kundi ng tulong niya. Sabi na pangyayahan po kay Spirit in you to push to walk. Sabi mga kapatid, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kaluwagan, kung tayo na pinagawa ng kanyang Spirit sa atin bilang magdaguli mo lang ang mga siya ang gagawa sa atin upang tayo ay patuloy na makakayo sa panahon ng kabagabagan sa sanlibutan ito. At handa ang mga banal sa pagtatayo, pagtayo sa panahon ng pagbubuhos ng huling pinungkat. Kung ibuhos ng Panginoon ang huling pinungkat sa kalimutan, nabasa ang mga kapatid, ito ay hindi sulusunod sa kundin dito, sabay na ba? Sa mga kapatata at sa mga nagbubuhos ng kalimutan, sila po ay makatatayo at hindi maapektuhan. Kapag na tayo mga kapatid at may mabuting balita ang Diyos sa atin. Hindi tayo magkakaroon sa pagkabanyan ng Espiritu. At ang kabanalan ay mamuhay sa atin. Ang huling ulan ay magpapasigla at magpapalakas sa pagpasok ng kamagabagan. Mga sisi tayo. Ito po mga kapatid. Ano ang paghahanda na dapat ng gawin para mabiyayaan tayo ng huling ulan? Para may banat po ng mga Espiritu sa ating buhay. Mga sisi kayo at mga magkalik mo upang mga pawin ang inyong mga kasalanan upang pagsigatiin ang mga panahon at ginawaan mula sa harapan ng ating mga ito. Ano sabi mga kapatid? Mga sisi, magbalik loob sa akin kailanman
at ilala natin na pagbabago ng buhay. Ang pagkamuli at pagkatakwil sa kapalanan ng Panginoon at pagbuhay ng buhay na banal at halika, ito ang dapat natin gawin ngayon at kung hindi, muli na po ang lahat. Kailan natin ito gagawin ng kapatid ngayon? Hindi bukas. Ngayon, mga kapatid, natin ihanda ang ating sarili sa pagtanda po ng muling buhay. Ano ang pinapakita ng Diyos sa bawat na atin? Ito ang sabi ko, nakita ko na walang makababahagi sa kaginawaan, maliban sila yung tumumpay lang sa bawat gusto, laban sa kapalaluan, sa kasakiman, sa pag-ibig sa libutan, at laban sa bawat malintay. Maliban na tayo sa pagkakit ng mga bagay ng mga kapatid, ipusindi kayo mo sa atin ang huling buhay. May kapangyarihan na ibigay ng Diyos ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I can do all things through Christ. I can do all things. You can do all things, mga kapatid. Huwag po tayo malungkot kung minsan na tayo kakakala sapagkat may lakas ay ibigay ng Diyos sa inyo. Kung tatanapin natin siya, yan ang Banal na Espiritu, yan yan ang ating Panginoon. Oo, napakalaki ang dapat natin gawin mga paglilumabas sa kahit sa katibayan. Ito yung ating magagawalan na nag-enjoy tayo ng mga bagay na makasalimutan na para okay lang sa atin. Dapat mga kapatid, isang gabi na natin mga bagay na ito. Kung tuturiin natin ang ating mga sarili, tayo ba makasalimutan o makalangit ang pagbuhay at ang hilig, ganito ang pangalala sa atin. Ituriin natin mga kapatid ang ating sarili. Ano ba ang sarili? Ako po ba ang buhay sa libutan? Ako po ba ang buhay bilang ng makalangit? Tinalan mga kapatid at umiulit. Ito ang panahon na tayo po ay bakit sa ating pinapagkita. Malibang tayo ay tumusulong sa pag-aakil ng buhay ng ikang Kristiyano ay hindi natin makapagsihan sa pagpahayag ng Banal na Espiritu sa huling bulan. Maaaring ito ay lubod na sa mga puso sa ating paligid, ngunit di natin ito mamalaya o matanggap. Ang puso ay dapat malinis sa lahat ng karunihan bago manilaan ang Banal na Espiritu. Dagaan tayo na lang, Panginoon, mga kapatid. Magatay na lang, mga kapatid, Panginoon, na susan natin ang ating puso. Iyahanda ito. Bakit pinipigilan na mangyari ang mga bagay na ito? Inantay niya po kayo. Inantay niya ako na maging malinis sa aking puso para manilaan ang Banal na Espiritu. Upang sa pagdating ng bagyong ito, tayo po ay makatatayong banal sa ating Panginoon. Kamusta kaya ang iglesia natin sa kabuhan? Handa na ba ang marami ngayon? Ganito po ang mababasa. Isang malungkot na pahayag ang aking ibigay sa iglesia, na wala pang isa sa 20 na nakasulat ang pangalan sa kalahat ng iglesia. Ang handa na ikalakan nilang sa isayang sa lupa at tunay na maging wala ng Diyos at walang pag-asa sa libutan tulad ng karaniwang kasalanan. Nalulungkot ko mga kapatid ni Tuan na sa kanyang vision, sabi ko dito, wala pa isa o 20 na nakasulat ng pangalan sa kalahat ng iglesia ang handa na ikalakan nilang buhay sa libutan. Kung ito magpo ay nakita niya mga kapatid, hindi ito na mahulugan na dapat natin itong kakakulutan. Ito ang panahon mga kapatid na dapat ihanda ng mga natin ang ating kapatid. Sana huwag tayong makabilang doon. O wala sana. Nagsama yung isa o 20 ngayon ay makasama sa lahat ng bawat andan natin sa ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. Mga kapatid, itong panahon na dapat ibigay natin ang lahat. Sa ngayon ay ang maraming bahagi ng ating mga kaalim ay patay sa mga pagsalangsa at mga kasalanan. Halos lahat ng mga nag-aangkin na nalampalatay sa pagkawa na ito ay huli sa huli nga lang ay lubot na hindi hanggang sa pagtanggap ng huling lang. Ngayon mga itong maraming patay ng mga kapatid sa ng Diyos bilang tao. Totoo tayo ang kanilang mga anak, subalit sa pagkakaiyan para dalhin niya tayo sa langit.
sa kanyang kahalingan. Kung itinakwil niya ang bayan ni Israel, hindi ba niya kaya itinakwil? Umingi tayo magsisisi at magbabago ng ating mga paglalarawan ng kapulatan sa aming Diyos. Ito ang sabi ang Holy Spirit, Protection Sheriff. Ikaw ay aba, paralita, lupa, ulag, at ubang. Yan ang maging kalagayan ng ating Diyos, mga kung hindi tayo patuloy na kapulatan sa aming Diyos. Maribang tayo po ay magsisi katapang ng Diyos. Ay mga pamahaman kayong lahat sa gayong Diyos. Kita kailangan mo ipapalita ng ating kapulayan ng Diyos. Walang pinakamumahal ng Diyos kundi ang panging Iglesia. Kayo, mga kapatid at ako, kaya sila ay nanginawagan sa bawat isa. Ito po ang sabi niya, mga kapatid. Ang lahat ko iniibig ay aking sinasuway at sinarusahan. Ikaw nga ay magsikap at mag-ibig. Nanginawagan ko mga kapatid ko ang Panginoon sa ating Panginoon. Hindi na lang humulugayan tayo sa reality. O tayo po na sa Iglesia, ng tunay na Iglesia, ay tayo po ay ipag-asa sa buwan-buwan. Maniibanda na personal natin maratangang sa buwan sa ating buhay. At hayaan ang hulit-ulad ay magkaroon ng kadalasan sa bawat isa sa atin. Nanawagan po ang Diyos. Sino ang magsasabi sa ating Panginoon? Tunay na ako po ang hindi pahanggap sa iyong gabi. At sa pag-aharap, sa mga mangyayari ay narap. Ito ang kailangan ng mga kapatid. Pwede mo ba ako ng inyong tulungan? Nasa iyong lakas sa pangyarihan, ako ay magtatagumpay. Kung ito po ang nasa inyong puno mga kapatid, na ito ay dalangin, na hindi po natin ang kapangyarihan sa Diyos sa mga orte. Matinding bagyo ang dinanas ng ating kalibutan, pero matinding bagyo ang pagalansin ng ating spiritual na buhay. Ang tanong mga kapatid, ako sa sarili ko, hindi ko kaya ihanda ang aking sarili ko ng mabagay na ito kung hindi ako mahihingi ng tulong sa aking Panginoon. Hindi ko kailan ang aking sarili kung hindi ko mahihingi ng tulong sa banal na spirit. Ito na mga kapatid ko ang panahon para ibigay natin ang buong buwang ating sarili. I urge you, in your God's mercy, to offer yourself as living sacrifice, holy and acceptable, this is a reasonable act of worship. Let us live our lives in the name of God. Oo, at kung hindi ka natin kaya, manalangin tayo at sa pagpangitan ng kanyang kapangyarihan ay tayo po na pagpapagawa. Kung sino po sa inyo mga kapatid ko, ay meron na itong panalangin sa kanyang puso na hindi na kapangyarihan ng Diyos para maging malakas sa panahon ng kapagyarihan, ay ipinahan po ko tumayo. Kung sino mo ang lahat na kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay meron itong panalangin na sa kapangyarihan ng ating Panginoon, na tayo paglakasin ang ating Panginoon, hindi mo siya sila ito tayo. At sa pagkawa lang idalangin sa kapagitan ng kalandang pinto na tayo po ay bibigyan niya ng kapangyarihan na kapagipanal sa huling panahon ito. Amang panalangin ng mga pangyarihan sa lahat, narito po ang inyong mga anak. Sila po ay nakatayo ngayon upang ipakita sa inyo na sila ay mahina. Ako po'y mahina, Panginoon. Nangangailangan ang kalakasan ng dagaling sa kaitaasan. Panginoon, mahina po kami. Sa aking kalagayan ngayon, putipling may bigay sa amin ang hulpulang at banal na Espiritu. Sa aking kalagayan ngayon, Panginoon, kung hindi po kami makakatinding sa panahon ng pagsubok sa aming buhay. Kaya nanalangin po kami, Panginoon, ng kalakasan. Nanalangin kami ng patnubay. Linilin ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na kami po ay mabuhay. Hindi lang sa aming sariling kalooban, kundi sa kalooban po ng aming tagapagmintas. Narito po, Panginoon, ang kapatiran ng state of the other distribution na tatalaga ng kanilang buhay. Batid namin na kami po ay nasa huling panahon na. Panginoon, pinipigil niyo na lang ang mga pahamakang ito na mangyari sa amin. Sapagkat mahal niyo kami at nais niyo po walang mawawala, ihanda po kami, Panginoon. Buksan ang aming mga puso at isipan. Nananalangin kami at nagmamakaawa na ibigay po sa aming Panginoon. At sa kabila nito ay aming may papuhay ang aming tagapagligtas. Upang sumagagayon kami po'y magliliwanag at maging bahagi
ng isang malaking paglilingkod na may hayag ang magandang babalita sa nandibutang ito. Upang hindi lang po kami, Panginoon, ang karapatang, magkaroon ng karapatang magmarang buhay na walang gat, kundi ang marami pong tao na kapaligod tapos na amin. Gustusin niyo po kami ng inyong banal na spirit. Tulungan ang mga kapatiran na narito ngayon sa kanilang pakipagbuno sa kasalanan. Tulungan sila magtagumpay. Opo, Panginoon, nandiyan ang kasalanan. Lagi nakapaligod sa aming buhay. Handa kami pigilan sa aming paglakad papunta sa inyo. Pero, Panginoon, umaasa kami na sa kabila niya, ganyan po ang inyong mga anghel at ang banal na spirit. Siya magpapalakas upang kami po ay magtatagumpay. Palakasin sila, ang aming mga kapatiran. Palakasin niyo po ako, Panginoon, upang ang lahat sa amin ay maging handa sa inyong ikalawang pagparito at sa panahon ng kabagabagan. Salamat sa pag-asa na aming pinanghahawakan ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago na paglingkuran sa ating mga diyakono, ating pong basahin ang ating mga aklat. Ito po ang sinabi. Narito ang tanong ng mga awit na kadalasan ay ating naramdaman. Ano ang ating isuplik sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa atin? Sa mga awit, 126, talatang 12, kung tayo hihinto sa pag-iisip kung paano tayo tutugon patuloy na biyaya ng Diyos sa ating tiyak na ating isipin ng paano ko maipapakita ang aking pasalamat sa Diyos. Si Hari David sinagot ang kanyang mga katanungan na nagsasabi, O Panginoon, isinabot ko sa iyo, iligtas mo ang buhay. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon. Sa gitna mo, O Jerusalem, sa mga awit, sintonisay, talatang 4 hanggang 18-19. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga handog, hindi natin kanyang tapatan ang mga handog niya sa atin, subalit pinahintulutan ng Diyos na ipadama natin ang ating pagpasalamat sa mga biyaya inigay niya sa atin sa pamagitan ng sariling prosakripisyo na may paabot mapadama natin sa ibang mga tao. Ito lamang ang paraan upang may pakita natin ang ating pasalamat pagmahal sa Diyos. Ang ating mga hando ay tugon sa mga pinagkuloon sa atin ng Diyos. Ito implementasyon sa ating pagtipan sa Diyos. Paggawa mula sa kanyang pagpapala ng Diyos sa halip na kakulangan. Panawagan, habang handa natin ang biyaya ng Diyos sa atin, ay maging tapat tayo, ay maging tapat nawa tayo na may pakita ang ating pagpasalamat sa pamagitan ng pagsuporta ng kanyang gawain sa pamagitan ng ating mga ikapo at mga hamboy. At pagpalaan po ang mga basahin ito, ating pong paglingkuran sa ating mga Diyos.
tayo po ay manalangin. Mapagpala namin ang Diyos, kami po ay patuloy ng pagpasalamat sa iyo, na patuloy mo na pagtawag mo sa amin upang maglingkod sa iyo, upang po ating maranasan ang tunay na pananampalataya at pagsunod sa iyo. Tulungan mo po kami, Diyos, pagkaloob mo sa amin ang mabuting kaisipan, kaalaman, upang sa ganun na ito po ang magbibigay po sa amin kaligtasan tungo sa buhay ko. Narito po ang inyong mga handog at ikapo, na ito po ang tanda sa aming patuloy na pagmamahal po sa inyo, na upang sa ganun na inyong pong makilala ang tunay na inyong mga lingkod at sumusunod sa inyong kaluluwan. Pagpalain mo po ang mga siwa nito at bigyan mo po ang ganun mabuting pangalawa upang sa ginoon ang lahat ng kapamakan ipalain mo sa amin upang sa ganun na patuloy mo kami magsuporta sa inyong buhay. Pagpalain mo po ang aming mga trabaho, bigyan mo po ng kalakasan upang sa ganun ng Diyos na ang lahat dito may ibigay din sa inyo. Maraming po salamat sa inyong mga pagtugon sa aming mga panalangin. Ito po ang aming hinili sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. A shelter in the time of storm, hymn number 357, 357. Nawa itong mga paalala na ito ay maging gabay namin habang kami po ay nang buhay.
sanlibutang ito. Pabanalit kami, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, na patuloy pong maninirahan sa amin ang Banal na Espiritu at patuloy na papatubay mga ngayon upang patuloy po kami makalakad sa kabanalan. Sa Panginoon, inalapit po namin ang iyong mga sarili sa inyo sa pangalan ni Jesus. Yeah.
Ako nagulog ah. Yung ano mo ba? Yung sobre. Yung cream? Oo nga, hindi na kasi umalis na. Yung cream? Ako nandito lang yun. Ang halino. Oo. Tapos ang muna. K-pork. May ano dito. Bakit magsarap ba? Ah, buwan na nila ng data ako tunan. Ha? Sabihin mo. Sabihin mo. Ito yung sa workshop. Nandito ba? Okay, Marlo, kawai! Hey, Rachel, kawai! Madam, kawai! Kulon, kawai! Hello. Hindi malaking ano yung comment.